Magandang araw sa inyo lahat. Isa sa pangarap ng mga OFW ay may saayos yung bahay. Pero hindi ganun kadali yun na kapagpaayos ka ng bahay sa maikling panahon. Tulad ng nakikita ninyo ay unti-unti naming naayos ito. Pero mayroong contribution ang pamilya. So ito isang panawagan ko sa isang OFW maging ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Maliit ang sahod pero bakit nakakaipon at nakakapag-ayos ng bahay? Dapat ang bawat isa, lalong higit ang membro ng pamilya, asawa at anak ay merong goal. At kung ikaw ay desidido na sa maikling panahon, maiayos mo ang bahay mo tulad ng nakikita po ninyo, ay ito yung isang paraan namin para makapagpundar kami, maisaayos ang aming bahay. Ngayon ay nasa railings kami, balcony railings na mayroon 26 to 27 meters long. Ang mga sukat ng ang ginamit ko dito ay 2x3 inches na tubular, GI tubular, 2x2 at saka 1x1. So itong mga design na ito ay nakuha namin, nakuha ko sa YouTube. At mostly naman sa mga ginagawa namin ay naghahanap kami sa YouTube ng magandang mga design at yung mga vlogger na technique upang kami ay makapagsimula, lalong higit ako. Kaya nung ako'y nasa Saudi pa ay nagpundar ako ng mga gamit. Importante sa isang DIYer ay may sariling gamit. At katulad dito na nakita nyo po ay ginawa po namin, kaming dalawang magama ay gumawa nito. So may mga binanggit po ako rito na yung itong mga railings na ito at may mga design po dito ay minsan may mga sarili kami mga design. So katulad yan, yung mga vertical na to na 1x1 at mayroon kaming spacing na 25 cm. So yung 25 cm na yon ay meron kaming design na o ilalagay na pwedeng hardy planks o kaya polycarbonate o kaya wood planks o ano mas maganda pa ilagay namin doon. So kaya inabot po ito ng almost 15 days. Actually, hindi pa po siya tapos dahil kailangan po naming tapusin yung aming balcony pathway bago namin ma-grind o maliha yung mga masilya at mapinturahan na po namin ng primer. Kasi po kung ito ay ipipinis na po namin yung aming railings na hindi pa tapos yung aming pathway kasi itong pinaka tinutuntungan ko na ito ay rough lang po yan na balcony namin kaya kailangan po po namin siyang lagyan ng tiles o kaya concrete. So nakakita po ako ng idea din ng pwede pala yung stampcrete o stamp concrete. So makikita nyo po sa bandang dulo yung aming naging design. So sa ngayon ay nahinto po kami sa paggagawa dahil sa may bagyo. Kaya bukas po sa araw ng Lunes ay baka maituloy po namin yung aming naumpisahan na stamp concrete dyan sa balcony pathway. So dito po sa railings na ito ay
umubos na po ako ng materyales, halos nasa 25,000. Pero wala pa yung inilalagay namin na sinasabi ko na hardy planks o kaya design para dun sa interval nung natin nung pinaka-design railing. So yung diniscuss ko po na yon na mass na yon ay on and off o auto off o may sensor po siya, kaya napakaganda po na para sa akin na hindi ako napuwersa yung aking mata na sa pag-welding. So yan po ay iyan ang binabanggit ko na kung gusto po ninyong hindi magtagal sa ibang bansa at iayos ang bahay, ay kailangan may contribution ang lahat, magtipid ang lahat, at kailangan mo rin naman na siyempre ang mga anak, hindi naman demanding ang mga anak sa mga sa luho, dahil nga yun ay napag-usapan. At although na may trabaho ng aking asawa na hindi naman kalakihan ng sweldo, pero sabi ko nga wala sa lakit, liit ang sweldo, ang sinasahod na makapagpupundar kung hindi yung disiplina lamang. So kaya thanks God ako sa asawa ko, dahil nakapag-ipon siya habang ako ay nasa ibang bansa. Ganun po dapat mag-iipon. So ako din, shoutout sa mga dati kong kasama sa Napiko. So yung paluwagan ay nagamit ko yung paluwagan pang simula namin na paluwagan. Pero magwala na dumating po ako, hanggang ngayon ay marami pa akong na gagawin pa, kasi at marami na po akong na-accomplish na nagawa. Meron yung sa first floor namin, yung tiles, nagawa na rin po namin, almost 50,000 ang naubos po namin doon. So secondly, yung aming island counter with nook bar, so malaki din po ang naubos po namin doon, siguro mga nasa 15 naubos po namin doon, pero completed na po siya. So ganun din yung mga aming mga cabinet, kitchen cabinet, malaki din ang aming na naubos sa kitchen cabinet. Although na wala pa po siyang mga cover, wala pa siyang cover. At naglipat pa kami ng isang CR o yung bowl na nilipat po namin sa isang kwarto, at yung isang public o common CR ay ginawa po namin stock room. So sa loob po ng 3 buwan mahigit ay marami na po ako na accomplish. At ito nga po yung balcony railings na ito, isa sa pinaka matagal din gawin at pricey. Actually nagtipid pa po kami sa materials nito, kaya ang ginawa na lang po namin ay pinatibay na lang ito, dadaanin lang namin sa design. Kaya ito po, habang ako ay nagwe-welding, ay mainit po yung panahon na yan. Kung napansin po ninyo, nitong nakaraang April ay talagang todo init. So meron pa po pala yung aming bubong na ay nagkaroon ng problema. So ang dating bubong namin ay lalong higit yung gutter, inside gutter po siya. So ang nangyari ay maraming leak, at hindi ko naman yung dating gumawa ay hindi na kami nagkita, kaya nagkaroon ng problema. So kaming pamilya at kaming mag-ama ang gumawa. Yung inside gutter, hindi na po siya inside. Nilabas na po namin o tinanggal na po namin, kaya lang binagbag namin yung pader sa taas. Although na yun paikot po yung pader na yun, kaya walang makikita sana yung bagyo na yero. Kaya nga lang po hindi naging maganda yung pagkakagawa nung gutter, kaya doon po nagka problema.
So as of now ay ngayon ay may bagyo, nag-uulan, na testing na po yung mga ulan-ulan, awa ng Diyos. Ay alam na mo, meron man siya leak pero hindi ganoon na nakatulad dati na bumubuhos, hindi po leak yung dati. Talagang bumubuhos sa kisame, nasira nga po yung aming kisame. Kaya isa pa yun sa i-repair at gagawin namin. So ang aking sinasabit, ang aking vlog na ito ay para ma-inspire po kayo sa maikling panahon ng aking pag-ibang bansa ay makapagpupunta po tayo. Kung kaya ko, mas lalo na kaya po ninyo, at dapat lang ay lagi tayong tumawag sa Diyos sa kanyang pag-iingat. Alam ko po ang buhay ng nasa ibang bansa. At tayo ay maraming kalaban. Unang-una, yung temptation. Anong mga temptation natin dyan? Bisyo, babae, although na mga bawal yan sa iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, maging tayo. Seryoso tayo sa pag-ibang bansa. Nasa huli po ang pagsisisi. So ito ay nawa ay makarating sa ating mga kapatid na iba't ibang dako ng mundo, mga Filipino, siyempre OFW tayo, at na nagtatrabaho tayo ng tapat sa ating Diyos at sa ating pamilya, at gusto nating maisaayos ang buhay natin, mapag-aral ang mga anak, at tuloy lang ang buhay. So yung ginagawa ko na ito, nag-welding pa rin ako. Alam nyo po, sa loob ng almost 15 days ay talagang mananawa ka po sa pag-welding. Pero praise God, at katulad niya, may mga design tayo, ito ng corner design. May mga design pa tayong mga ganyan kung nakikita po ninyo. So sabi ko nga, at yan, napakainit, gumawa kami ng paraan. Nilagyan po namin ng karton yung aming ladder habang kami ay nagwe-welding. So yan, ito naman yung corner sa loob namin. So may panahon na kami na nasa pagmamasilya na rin, at malapit na rin po kaming mayari. So ito po yung binabanggit ko sa inyo, nag-layout po ako ng dito sa amin sa balcony. So yan ang ginawa ko pong pattern na stamp concrete. So meron po ako naging sample na dito. Ayan, kung mapapansin po ninyo, ayan, naging sample namin. Alam niyo po, kung gagastos pa kami ng tiles dito, malaking ubusin namin. Kaya ito po ang naisip ko na paraan. Pero maganda po siya. Pero pagkari po nito ay lilinisin namin yan, iaayos pa yan, at maaaring lagyan ko ng pintura, at pagkatapos ay isisiller po natin siya para hindi po magtuloy-tuloy ang tubig niyan. Pero makapal po yan, 2 to 3 inches po ang flooring po niya, no? Yung pagkaka buhos po namin na yan, talagang malaki na rin po naging gastos po namin dito. So almost 20 bags po ang uubusin namin na sa simento dito, at kumpleto naman kami ng bato at buhangin. So itutuloy namin po ito sa araw ng bukas, may awan Diyos at tumila ng ulan. So medyo matagal pa po yung aming mga project dito. So salamat po, at sana ay na-inspired ko kayo. Sabi ko nga, magtsaga-tsaga lang tayo OFW, ang mga pamilya sa Pilipinas. Huwag munang demanding, mag-aral mabuti upang tayo ay hindi pabayaan ng Panginoon Diyos, at para sa inyo ang ginagawa po namin na ito. Ayan po, kung nakita nyo, ito po yung kaya riyan ng design.